sa Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 7 ng Disyembre at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigang gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y di rin giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama.
Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang lahat po ay magsitayo. At sumiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto at nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang dito sa Pambansang Dambana. Bakit po kayo gumagawa ng mabuti? Anong dahilan ng paggawa ninyo ng kabutihan para sa iba? Bakit kayo nagbibigay? Bakit kayo nagdadasal? Bakit kayo nagsisimba? Bakit tayo nag-aalaga sa ating mga anak? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Mga minamahal, isa sa mga panganib sa ating mga Katoliko ay yung isiping mabait ako, mabuti ako, dahil kaya kong maging mabuti. Isa po iyon sa pinakamang panganib na katatayuan ng isang tao.
ang paniwalain na ang kanyang sarili ay mabuti dahil kaya niya. Na siya ay mabait dahil siya ay nagdadasal. Na siya ay mapagbigay dahil siya ay nagsisimba. Sabi ni Jesus sa huling bahagi ng mabuting balita, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang bawat kabutihan, ang bawat gawang banal, ang bawat gawang kabaitan ay nagagawa natin hindi dahil kaya natin o hindi dahil gusto natin. Ang ginagawang kabutihan ay nagagawa natin dahil ito'y tugon sa Diyos na laging mabuti para sa atin. Wala na pong ibang dahilan ng paggawa ng mabuti bagkus sa ito'y tugon natin sa Diyos na naunang nagpakita ng kabutihan sa atin. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Dahil gusto nating magpasalamat sa Diyos. Bakit tayo nagdadasal? Dahil gusto nating ibalik sa Diyos sa pagpupuri ang mga biyayang tinatanggap natin ng libre. Pero ininyo, tanghali na. Buhay ka pa. Inaantok, oo, pero at least buhay ka. Diga? Oh, nagising ang marami sa inyo. Biyaya iyan ng Diyos. Ipagpasalamat. Lulubog mamaya ang araw, libre. Bakit? Dahil mapagmahal ang Diyos. Hindi dahil sa mabait ka. May biyaya ngayong araw, nakakain ka kapag gusto mo, may nagagastos ka, hindi dahil masipag ka, kundi dahil mabuti ang Diyos. Ang lahat ng bagay na tinatamasa natin, balik lamang sa kabutihang kaloob sa atin ng Diyos. Oo, mayroon. Masipag tayo, kaya may pera tayo, nakakapagtrabaho tayo, nakatapos tayo. Pero pagka pinuntahan mo ang punot dulo ng lahat ng iyan, yan ay dahil sa Diyos. Kapagka hindi mo nakikita ang Diyos sa mga biyayang tinatamasa mo, matakot po kayo. Dahil yun ang simula ng pagbagsak natin sa pagkakasala. Kapag ka pinaniniwala natin ang ating sariling, mabait tayo dahil kaya natin, mabuti tayo dahil mapagbigay tayo, kulang pong espiritualidad iyon. Ang Diyos sa bawat pagkakataon, libreng nagbibigay ng biyaya. Kaya marapat lamang ibahagi din ito sa ating kapwa. Maging mapagmahal, mapagpatawad, at pahabain ang pasensya dahil ang Diyos laging maunawain at mapagpasensya sa ating lahat. Habang pinaghahandaan natin ang pagdating ni Kristo sa Kapaskuhan ngayong panahon ng Adbyento, sa banal na misang ito, mga minamahal, ibulong po ninyo kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Sabihin po ninyo sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng pagkakataong laging maging mabuti para sa kapwa. Naway maunawaan kong ang aking gawang kabutihan ay tugon sa aking pagmamahal sa iyo na lagi mong ipinagkakaloob sa akin. Nawa po sa kabutihang ito na iyong kaloob, lagi akong maging mapagmahal, maunawain, at mapagpatawad sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silaya nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ng pagpaparangal sa iyong kabutihay. Lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nanampuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaan nagpalang na parito sa ngala ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayundin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, darasalin natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
magbahari. Sa atin siya'y mamamalagi. Ito'y huwag hadlangan. Salita ng Diyos naging sundan. Piliin laging kabutihan. Iwasan ang lahat ng kasamaan. Magalak at puri, manalangin walang timpi. Ang Panginoon'y magari sa siya'y mamamalagi. Nawa tayo'y maging banal at manatili walang kapintasan. Ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating nang may kapal. Magalak, magpuri, magpasalamat at magbunyi. Ang Panginoon'y magbahari, siya'y darating. Sa ating mamamalagi. Galak, magturi, manalangin, walang timpi. Ang Panginoon'y magari. Espiritu, huwag at langan. Salita ng Diyos naging sundan. Ilagi kabutihan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magalak, magturi, magpasalamat at magbunyi. Ang Panginoon'y magari, siya'y darating at sa mamamalagi. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas sa gawin mong umunlad sa pagtulad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na di magwawakas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan,
gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa diwa po ng pagbibigayan at ng kagalakan, kayo po'y aming iniimbitahan makaisa at suportahan ang Dinner for a Cause ngayong December 10 dito po sa Pambansang Dambana upang masuportahan ang gawain ng Pambansang Dambana sa darating na Enero. Sa halagang 2,500 pesos na ticket lamang na available sa ating pamisahan at opisina, may dinner concert, may dinner buffet at concert mula kay Mito Yunting at the Driver's Band, kasama po ang ilang mga awit at mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Halina't suportahan natin ang gawain ito ng Pambansang Dambana. Gayun din naman, bahagi ng ating fundraising project, may mga available pong kapiyo merchandise sa paligid ng simbahan, gayon din sa ating mga tindahan, may t-shirt at may mga coffee mug para matulungan ang gawain ng Pambansang Dambana ngayong darating na Enero. Malugod po naming ipinagbibigay alam sa inyo na maaari na pong daanan muli ang ating main arc entrance para po sa mga safe at free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Salamat sa inyong paghihintay sa halos 2 buwan na pagkasara dahil isinaayos natin ang nasirang tulay ng mga nagdaang bagyo. Nawa po ay matulungan tayo ng mga bagong daan na ito para sa ating safe at free parking sa loob ng Pambansang Dambana ni Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po ay magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Ninyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito ay para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle, gayon din ang mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Paghandaan ang pagdating ni Kristo. Salamat sa Diyos.